Mukhang si Derrick Rose lang pala ang sasalba dito sa Memphis Grizzlies. Grabe, vintage Derrick Rose ang nasilayan natin kontra dito sa Utah Jazz. Minsan na lang nating makitang masaya dito ang bench ng Memphis Grizzlies. Sa kabilang banda naman, frustrated dito si kabayan Jordan Clarkson sa naging laban. Eto na, laban na dito sa Western Conference, Utah Jazz kontra dito sa Memphis Grizzlies. Ikalawa ngayon dito sa huli ang Grizzlies sa West na sinusundan lamang ang San Antonio Spurs na mayroong 3-14 win-loss record. Medyo nag-i-struggle lang sa ngayon ang kuponan na to dahil wala ang kanilang star player na si Ja Morant. Although maglalaro na ngayong araw ang legendary player na si Derrick Rose. So dito na tayo, home court advantage para sa Grizzlies starting 5 nila ay sila JJJ, David Roddy, Biyombo, Derrick Rose at si Desmond Bane. Samantalang dito naman sa Utah Jazz ay sila Collins, Fontecchio, Omer, Jordan Clarkson at si George. Well, opening quarter, mainit agad ang dalawang kuponan, sagutan agad ng tres sa magkabilang panig. David Roddy para dito sa Memphis Grizzlies, samantalang Jordan Clarkson naman para sa Jazz. Eto, under 10-minute mark, maagang umatake si D-Rose inside the paint para dito sa Grizzlies. Malaking bagay ang pagbabalik ng isang D-Rose para dito sa Grizzlies dahil magkakaroon nga sila dito ng kahit papanong boost ng confidence. Under 4-minute mark, back-to-back 3 para sa Grizzlies mula dito kay Williams at Desmond Bane. Pero sagot din naman ang kabila dyan mula dito kay Kelly Olynyk at kay Agbaji. Tapos ang first quarter, lamang lang ng isang Utah Jazz, 25-24. Meron ng 5 points dito si Jordan Clarkson. Pagpasok ng second quarter, talagang kapansin-pansin ang nagliliyab na determinasyon ngayon dito ng Grizzlies. Tingin ko naging malaking impact talaga ang pagbabalik ngayon dito ni D-Rose. Ito, opening quarter, 6 straight points agad ang binigay dito ng Grizzlies mula kay D-Rose, JJJ at kay Aldama. Ang nakaagad ng tatlong Grizzlies under 10-minute mark, 30-27. Hindi pa natatapos dyan si Derrick Rose, nasundan pa yan dito ng another pull-up jumper. Ganda pa ng hustle, nice steal mula dito kay Colin Sexton para dito sa isang easy layup. Bilang nawala sa momentum dito ang Utah Jazz ang aalat pa ng mga tira nila. Beast mode pa si Zaire Williams, dalawang beses sa magkasunod na slam dunk at isang 3-point pull-up. Happy-happy na dyan ang bench ng Memphis Grizzlies, no? Minsan na lang nating makitang masaya to. Under 3-minute mark para nagdadabog na si Jordan Clarkson dito sa ginagawa ng Utah Jazz. Kaya na lang sa play na to, mukhang hindi siya dito nakita ni John Collins pero pasok naman yan. Natapos ang first up, grabe lakas ng Memphis ha, 60-42, tambak ng Utah Jazz ng 18 points. 17 points na para kay Roddy, samantalang 8 points naman para kay D-Rose. Third quarter, patuloy pa rin yung momentum dito ng Memphis Grizzlies. Kumakawala kagad ng tres dito sa Desmond Bane, sabayan pa yan dito ni JJJ. Pinipilit namang humabol dyan ang Utah Jazz sa pamamagitan ng kanilang outside shooting. Back-to-back 3 mula dito kay Fontecchio. Under 7-minute mark nang muling naramdaman dito si JC para sa Utah Jazz mula sa kanyang floater. Dito sa third quarter, grabe si Fontecchio, no? 4 na tres ang binigay niya dito para sa Utah Jazz, pero hindi pa rin yan sapat para abutan ang kalamangan ng Memphis Grizzlies, 88-67. Eto, fourth and final quarter, pinipilit pa rin humabol dito ng Utah Jazz sa Memphis Grizzlies. Pero ganda pa rin talaga ng kartada nila dito. Masasabi ko lang, okay yung ginawang adjustment dito ng Memphis Grizzlies. Lago kasi nila yung starting lineup simula nung dumating ngayong araw si Derrick Rose. Which is naging effective naman at nakuha nila ang panalo ngayong araw. Final score 105-91. Nanguna dito sa Memphis Grizzlies si JJJ with 20 points na sinusundan ni Roddy with 19 points. Derrick Rose naman 14 points. Samantala dito naman sa Utah Jazz, Jordan Clarkson 12 points, Fontecchio 12 points.